Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay kasalukuyang nawawala na ng pag-asa sa buhay at kayo po ay kumbaga nawo-welcome natin ang mga negatibo dahil kayo ay nagiging nega na rin mga bossing dahil sa mga nagaganap sa ngayon mga bossing. Minumungkahi ko po kayo na kung kayo po ay nakakaisip ng mga negatibo ay iwaksin niyo po yan. At alam niyo po ba ang ilan pa sa mga pamamaraan para maiwaksin ang mga negatibo? Kasi once na kayo po ay naging negang tao, yan nga po magaganap, magiging nega nga po. Kaya ngayong mga panahon na ito po ang mga kailangan na mas maging ano po tayo, positibo sa buhay. Bagamat may naiisip tayong ng mga negatibo, i-reverse nyo po ito. Iisipin nyo, ay hindi magaganap yun. Ako hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon at marami akong pampaswerte. Kumbaga, babaligtarin rin ninyo ang mga naiisip ninyo kasi kung ano pa yung wini-welcome nyo sa inyong isipan, yan po ay magaganap. Kaya iwaksi po natin yan, huwag natin silang i-welcome ang mga negatibo. O ngayon po mga bossing, ako po yung magsishare po sa inyo ng mabisang proteksyon para malayo tayo sa anumang mga ganyang karamdaman at tayo po yung magkaroon ng liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Ito po ay kailangan lamang mga bossing ang pagising ng alas 3 ng madaling araw at ito po ay napakabisang pamamaraan at itutuloy po natin to sa susunod na araw ng sa sinag ng araw naman. Pero ang pinakaumpisa natin ay alas 3 na madaling araw. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko ay pinanghihinaan ng loob? At kasalukuyan na nagiging nega na. Ganun po yun eh. Kapag kayo eh may naiisip na negative, manghihina na ang inyong loob. Parang magpapatong-patong pa yan. Maiisip nyo pa kung ano-ano pa. Paano na lang yung ganito? Paano? Ang dami mga katanungan. Tunay naman. Talagang yan ay nagaganap. At minsan eh, ganun din po ako. Kaya lang po ginagawa ko, kumbaga, kinokontra ko. Kailang kontrahin po natin mga bossing. Kasi kung yun eh, mawu-welcome natin ang negative, mas lalo magiging nega at magkakatotoo po yan. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, kailangan may lubos na paniniwala para gumana ang ating law of attraction. Kung ano ang ating naiisip, kung anong salitain, yan po ay magaganap. E paano po kung negatibo ang inyo pong maisip? Ay di, yan po ay magaganap. At kaya, kumbaga, kung ayaw nyo maganap po yan, isipan po natin ang magandang dahilan kung bakit ito ay nagaganap or kukontrahin po natin siya. Kontrahin po natin na hindi magaganap po yan. At tayo hindi nakakalimutan mo tumawag sa mahal na Panginoon, may gabay po tayo. At pagkatapos po niyan, ay meron tayong mga pampaswerte na siyang magiging dahilan na instead na tayo ay malasin, tayo po ay suswertehin. Ngayon po mga bossing, ito po ay mabisang protection para sa ating pamilya. Lalo-lalo na sa mga gantong pangyayari. Pag may mga sobrang worst na mga gantong pangyayari, kailangan na natin ng kandila. Kandila, yan po ay liwanag na ating buhay tungo sa ating tagumpay. Kailangan po natin ang blue, kapayapaan, kasi masyadong worse na, masyado nang magulo. Anday mga nagaganap na mga bossing, kailangan natin ay blue. Blue rin po, yan po ay hindi lang kapayapaan, yan din po ay para sa kalusugan. Blue, kailangan natin ay blue. Magbumili po kayo ng kandilang blue mga bossing. Isulat po natin dito ang tunay niyo pong pangalan at ipilido. Pagtapos ipagpray natin na lang, ibulong na lang natin ang miyembro ng ating pamilya at protection para sa ating buong pamilya. At pagkatapos po nito mga bossing, mas mainam na ganito po. Kumuha po kayo ng isang mangkok, kahit maliit na mangkok, pero tatayo po yung inyong kandila. At pagkatapos, gigising kayo ng alas 3 ng madaling araw. Pero ang paggawa po nito ay alas 3 ng madaling araw ng Tuesday or kaya po ay Friday. At pagkatapos, punta ka sa may altar, taimtim ka manalangin, mula sa inyong puso, umawa ka ng isang kandila lamang. Sabihin niyo po dito ang lahat ng mga panalangin po ninyo at bigyan kayo ng proteksyon at mawala na ang lahat ng mga gantong pagsubok na dumarating sa ating buhay. Banggitin niyo ng lahat ng miyembro ng inyong pamilya ng tatlong beses. Tapos, wishes na po yan. At pagkatapos, lubos-lubos nyo na lahat ng mga kahilingan at isama na rin po natin ang buong mundo. At pagkatapos po nito, ay itutusok po natin ito doon sa ating asin. Opo, yung ating asin, bagamat magme-melt po yan, pero hindi naman lahat. Basta magme-melt po yan yung kung ano lang yung kakatata ng mainit. Ganun po talaga. At pagkatapos, yan po ay mabisa na pantaboy sa mga negative, yung asin na yan. Ngayon, kapag marami po ang natunaw, itapon nyo na po yan sa lababo. Kunin nyo yung pinagtunawan ng
kandila. Tapos tapon niyo po ito. Tapos itong ating asin na tunaw ay ilalagay niyo po ito sa lababo. Ganon din po. Bubuksan niyo si gripo hayang ito'y makaagos sa malayo. At kapag po tingin niyo okay na, nakaagos na po siya, kumuha ka na isang kutsarang suka. Buhusan niyo po yung para ma-stop na doon ang kamalasan. At pagkatapos po niyan ay sa susunod na araw, dito po igagawin nyo na ng Wednesday, sa sinag naman ng araw, at itutusok nyo po muli din sa asin. Ngayon, matutunaw po yan. Pitong araw na sunod na ganon, petition po yan, protection ng buong pamilya, at iwas kahirapan, iwas pulubi na rin po yan. At para tayo ay maging negatibo rin po sa ating buhay. Para petition po yan, para iwas po tayo sa anumang kapahamakan, yung mga nagaganap ngayon. Yan pong blue sa katahimikan po yan, kapayapaan ng buong mundo. At ganun din po yung sa kalusugan, blue po ang dapat po pagdating sa mga kalusugan. At kung kayo po ay nagiging nega na, kailangan din po natin yan para po magkaroon ng katahimikan. Kung kayo po mga bossing ko ay merong bato na amethyst, pero kung syempre, kung makaka-order pa sa Lazada or sa Shopee, kailangan po natin yan para hindi tayo masyadong ma-pressure sa mga nagaganap. Ako po, aaminin ko po sa inyo, bagamat naiisip ko po na natatakot din, pero nakukontrol ko, kinukontrol ko at nire-reverse ko sa aking isipan, like kung kinokontra, like ko sinasabi na malayo kami sa mga ganyan at lilipas din po yan, magiging okay ang lahat. At yun po, basta ganun po lagi kong ginagawa at hanggang ngayon, like kung kinokontra ko ano may mga nababalitaan, like, ay hindi magaganap yan, lagi kong ginaganon. Ganun din po, magsama-sama po tayo, kontrolin natin para yan po ay kung anong salitain natin, yan po ay magaganap. Kung anong iniisip, yan po ay magaganap. At sa mga panahon ngayon, mas kailangan natin maging positive, huwag po tayo maging nega, at para hindi po yan maganap yung mga negang yan. At basta tayo hindi nakakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon, may positibo tayo yung pananaw sa buhay, kung ano't ano man ang mga nagaganap, kaya po natin yan. At in the end po nito, lilipas din po yan at magiging okay po ang lahat. Ngayon po, mga pagkakataon na mag-isip ng mga pamamaraan para po pag okay na ang lahat, tayo po kumbaga tukoy na lang ng tukoy at hindi po tayo nangangapa sa kumbaga magbaback to zero, hindi naman sa ganon. Kumbaga, alam na natin ang mga susunod nating hakbang. At kailangan nga po natin ng mga pampaswerte para po hindi tayo magkamali, para kung may mga dumarating ng pagsubok, yakang-yakan na natin itong masusolusyonan dahil sa mga pagsubok na mga pinagdadaanan natin na siya nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagiging wais at mas matatag. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, think positive po mga bossing. Ito po ang mga pagkakataon na kailangan tayo ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Think positive. At kapag may pumapasok na nega, iwawaksin natin to at i-reverse natin at kukontrahin po natin lagi na hindi magaganap yan at tayo ay maraming protection. Yun lang po guys. Salamat po.